Ay guys, so ayun, nandito naman tayo ngayon sa bundok. So nandito yung sa harapan ko ay nandito yung mga pananim ko na ampalaya. So ayun, kakalipat tanim ko lang to kanina dito dahil natapos ko na yung mga unang kailangan natin gawin bago natin pagtataniman ng ampalaya. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano muna yung unang ginawa ko bago ako nagtanim ng ampalaya. Talagang aklaran kay ganda, yeah. Para na nalang kita, pakinggan mo itong kanta. Para to sa'yo kasi aklaran beauty ka. So yun guys, nandito na tayo ngayon. Nandito yung aking mga tanim na ampalaya. Ayan. So una muna ay binungkal ko muna yung lupa dito. Tapos ginawa kong kama o yung plot na pagtataniman. Bale, 5 plot lang naman to sa guys. Tapos meron siyang 7 butas kada plot, yung iba 6. Dahil kaunti lang naman yung ampalaya ko. Tapos meron din naman ditong ano, binutasan ko lang siya. So ayun, pwede naman tayong gumawa ng ganito, yung bubutasan mo lang tapos dito mo nitatanim yung ating mga gulay. So hindi na ito gaano kahirap. So bali mas mahirap lang kasi yung bubungkalin mo lahat ng lupa. Pero worth it naman yun kasi hindi siya ano, madaling tubuan ng mga damo. So pag ganito kasi, pag bubutasan lang natin yung ano, yung pagtataniman lang natin yung bubungkalin, ay mas madaling tumubo yung damo, lalo na kung hindi nakukuha yung mga ugat ng damo. So yun. So bago muna ako nagtanim dito, bago ko nilipat tanim yung aking mga ampalaya, ay naglagay muna ako ng kapitan ng ating ampalaya o yung kanyang gapangan o yung trellis dito sa taas. So bali puro kawayan to siya guys yung gamit ko, at hindi na ako gumastos nito kasi marami naman kaming kawayan dito. Bali yung binili ko na lang dito ay yung rattan na panali. So yun siya guys, so ginawa ko muna ito bago ko nilipat dito yung mga ampalaya para hindi siya masira o maapakan o kaya malaglagan ng kawayan natin kung inuna natin nilagay dito yung ampalaya bago tayo maglagay ng kanyang gapangan. So kailangan talaga muna ay unahin natin yung kanyang gapangan bago tayo maglagay ng mga pananim natin para dire-diretso na siya guys. So bali lalagyan na lang din natin ito ng poste dito, paakyat dito, paakyat dito sa taas para kanyang kakapitan at gagapang na siya dito sa taas. Bali lalagyan ko pa to dito ng mga kawayan na pinagbiyak-biyak na kawayan na maliliit. Ito siya guys, so ayan. Pinagbiyak-biyak ko na yan kanina. Ayan. Bali ilalagay natin to dito. Dito, pahalang dito para mas ano, kapit yung mga ano natin, mga sumisibol na ano, sanga-sanga ng ating mga ampalaya. So yun sa guys, yung mga pananim ko. Bale, nasa ano lang to sa guys, 68 na puno na ampalaya lang to. Kasi nasa 70 piraso na buto ay 68 lang yung tumubo. Merong 2 pirasong buto na hindi tumubo. Ganun talaga siguro guys. Meron talagang mga buto na hindi tutubo. Dahil napakamahal ng buto ng ampalaya dito sa amin. Yun, 10 pirasong buto ay nasa 87 pesos. Kaya ito lang yung nabili ko kasi wala rin naman akong pera. So ito lang yung first time pa lang tong pagtanim dito sa bundok ng ampalaya. So yun sa guys. So bukas paunti-unti ay lalagyan ko na to sa dito ng ano, pahalang ng mga ano, pinagbiyak-biyak na kawayan tulad nito guys. So ayan, pag ganito, ayan, para mas matibay siya guys. Ayan, bale yung taas nito ay nasa ano rin, nasa 5 feet, basta nasa 5'4" yata ako, 5'3" ganun, nasa 5 pataas. Basta yung pag ano lang, kung magdilig ka lang ng mga halaman o maglagay ng mga abono ay
Basta yung sakto lang sa'yo, yung makakatayo ka lang hanggang ulo mo, yung taas ng ating gapangan. So yun, bale, bago ko to tinanim dito, nilagyan ko po muna ng ano, nilagyan ko to ng sawdust o yung pinaglagarian ng puno ng nyug para pangpataba o mas buhagag yung kanyang ugat, makapag-gapang-gapang yung ugat natin sa ilalim. So doon banda ay yung tanim ko na ano, sitaw. Ayan, nasa 100 puno lang yan. Bale, pang gulay-gulay lang namin yan dito pag namunga na. So yun siya guys. So yun siya guys, no? Yun lang muna yung maipapakita ko sa inyo ngayon. At yun lang nyo. Kailangan muna natin i-prepare yung lupa na pagtataniman. Tapos yung ating gapangan o yung ating ano, trellis sa taas. Ito. Puro kawayan para hindi siya ganun madaling masira. So kahit matapos na yung pagtatanim natin ng ampalaya ay pwede natin taniman ulit ng panibago na ano, na gulay na pwedeng gumapang rin dito sa ating trellis sa taas. So yun lang sa guys, para ano, hindi na tayo pa gawa ng gawa kapag meron tayong panibagong tanim. So ito na lang yung gagamitin natin. Siguro ito makaano to. Matagal-tagal din to bago masira. Siguro makaano to. Apat na tanim pa ako nito bago masira itong ginawa nating gapangan ng ating ampalaya. So yun sa guys, no. Yun lang muna yung maipapakita ko sa inyo ngayon. At abangan nyo na lang yung pagsibol o pagbunga ng aking mga ampalaya. Kahit ilang kaunti lang naman to, kahit 68 na puno lang naman to, ay siguro sana mamunga rin siya ng marami. At yun, yun lang siya guys.